I have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. The Lord, kabataan sa lugar na ito ay hinihingi ko lamang po na magtaas ng dalawang kamay patungo sa kalangitan. Yumuko po tayo at pumikit. Sige po, yumuko po tayong lahat at pumikit. Huwag po muna natin tignan yung ating katabi, kaliwa, kanan. Mamaya na po tayo mag-usap, mamaya na po tayo magkuntuhan. Yumuko po tayo at pumikit. At minsan pa, i-welcome po natin ang malakas na presensya ng Panginoon sa kanyang lingkod, John Emmanuel R. Carillo. Pasalamat ko ang buhay ng mga kabataan ko sa araw. Itinataas ko sila sa inyong harapan naman. Ikaw na hawa ang pumanid na sa amin ng araw na ito. Ikaw na hawa ang makita lamang at may taas sa lugar na ito, Panginoon. Ngayon pa lamang yun ang akin na po namin ang katagumpayan para sa araw na ito. Take control of this service, Father God. Take control of this day. At ibinabalik namin sa iyo lahat ng paborit pa sa salamat sa iyong pinakamataas at pinakadakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, sa mga mga pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. So, sa mga mga ulit pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. So, welcome po sa ating mga kabataan na kararating lang po. So, welcome sa God's Legionnaires Youth Camp 2015. So, ito pong second day natin. Amen? At kahapon po, nagkaroon kami ng konting share dito ng service. At para sa mga nandirito kapon, taas nga nung kamay ng mga nandirito kapon. Sige, mataas. Ano yung ating pinag-aralan kapon? Wala nang nakaalala. Ano-ano, pakilakasan nga. Amen. So, love not the world, but His word. Amen? So, kahapon, pinag-aralan po namin yung huwag nating mahalin ang mundong ito bagkos ang salita niya. Amen? So,
konting review lang dahil yung ating tatalakay ngayon ay continuation ng turo kahapon. Amen? So, ano ba yung pinag-aaralan namin kahapon? Ang pinag-aaralan namin kahapon ay love not the world, but His word. O, huwag natin mahalin ang mundong ito, bagkos ang salita niya. Bakit hindi natin dapat mahalin ang mundong ito? Dahil ang mundong ito ay makasalanan. Amen? At ang mundo na tinutukoy dito, ang mundo na sinasabi namin dito, ay hindi yung mundo na physical. Hindi yung mundo na tinutuktungan natin, hindi yung mundo na binubuo ng mga damo, ng mga puno, hindi ito yung damo. Ay, hindi ito yung mundo na tinutukoy namin. Ang mundong ito na tinutukoy namin dito ay yung maling sistema o yung makasalanang sistema ng mundo. Amen? Yung pong mundo na tinutukoy namin dito. Kaya, bakit hindi natin dapat mahalin ang mundong ito o ang maling sistema ng mundong ito? Sapagkat ang mundong ito ay makasalanan. Amen? Taas nga uli ng mga kamay ng mga nandirito kapon at nakapakinig. Ano yung mga dahilan kung bakit hindi dapat mahalin ang mundong ito? Taas nga uli ng kamay, nasan yung mga nandirito kapon? Ba't wala na nagtaas? Taas yung kamay nyo, dali! Sige, si Kuya Joshua. Sabihin mo sa o i-share mo sa kanila kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi natin dapat mahalin ang mundo. Yung mga pinag-aaralan natin kahapon, yung, di ba may 3 reasons ba yun? Sinong gustong i-review yung ating pinag-aaralan kahapon? Dahil sa wala na ang mundo ngayon. Amen! So isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi natin dapat mahalin ang mundo. Dahil sa kung ano ang mundo. Amen? Dahil ang mundo ito ay sobra ng makasalanan. Amen? Na parang ang kasalanan ngayon ay isang normal na bagay na lamang. Amen ba? Na parang ang kasalanan ngayon ay normal at ang paggawa ng mabuti, yun ang extraordinaryong bagay. Yun ang hindi normal. Amen? Naiintindihan po ba natin? So, unang dahilan kung bakit hindi natin dapat mahalin ang mundo ay dahil kung ano ang mundo. Amen? So, yung pangalawa, sinong gustong share yung pangalawang dahilan kung bakit hindi dapat mahalin ang mundo? Sige, mga nandirito kahapon, because of what the world does. Amen. Dahil sa kung ano kayang gawin sa atin ang mundo at kung ano ang kayang gawin ng mundo. Amen? At ano nga ba yun? Kayang-kayang ilayo tayo ng mundo sa Panginoon. Amen? Hindi ba totoo? Na napakadali para sa mundo na ilayo tayo sa Panginoon. At nakikita naman natin yan, hindi ba? Na mas maraming kabataan ang mas pinipili pang nasa mall, nasa computer shop, nasa bar, kesa sa bahay-sambahan ng Panginoon. Amen? Nag-agree ba kayo sa akin? Hindi ba totoo? Ikumpara nyo, hindi ba napakarami, mas marami pang tao, mas marami pang kabataan, mas marami pang babae, lalaki, ang nasa mall, ang nasa kung saan-saang lugar, mas pinipiling mapunta kung saan-saang lugar kesa umupo at makinig sa bahay-sambahan ng Panginoon. Amen? Hindi ba totoo? Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit natin hindi dapat mahalin ang mundo. Dahil kaya-kaya tayong ilayo ng mundo sa Panginoon. Amen? At so, dahil sobra ng makasalanan ng mundo, na normal na bagay na lamang ang kabaklaan, ang katumboyan, hindi ba? Pinopromote pa sa TV. That's my pogi. Di ba? That's my tomboy.
na parang normal na bagay at kabaklan at katumbo yan. Amen? At lately nga lang, hindi ba pinasarpa sa, ay pinagdedebatihan ngayon sa Senado dahil may pinasang batas na gusto na nilang isa batas ang same-sex marriage o yung pagpapakasal ng parehas ang kasarian. Amen? Ang pagpapakasal ng parehas na babae, ang pagpapakasal ng parehas na lalaki. Amen? Which is maling-mali. Maling-mali at immoral sa paningin ng Diyos. Amen? Dahil ang ginawa ng Diyos ay Adam and Eve. Babae at lalaki. Hindi Adam and Steve. Kaya hindi pwedeng magsama ang parehas ng kasarian. Amen? So ano yung unang bakit hindi natin dapat mahalin ang mundong ito? Dahil sa kung ano ang mundo or what the world is. Dahil sobrang makasalanan ang mundong ito. At ang pangalawa, because of what the world does. At ang pangatlo, ano yung pangatlo? Sino gusto magsabi ng pangatlo? Ano yung term? Amen. So, because of where the world is going, o dahil kung saan papunta ang mundong ito. Amen? Dahil ang mundong ito ay lilipas. Amen? Lilipas ang mundong ito. Hindi permanente itong mundong ginagalawa natin. Mawawala at mawawala ito. Ang mga tao ay mamamatay at mamamatay. Hindi tayo panghabang buhay sa mundong ito. Amen? Because people are like grass. This world is like grass and people are like flowers. And the grass withers and the flowers fall. Lilipas at lilipas tayo. Walang forever sa mundong ito. Amen? Sabi nga nila kapon, sa forevermore nga, walang forever, di ba? Hindi nga sila nagkatuloy. Nagkatuloy sila pero magkahiwalay pa rin si Agnes at Sander, di ba? Eh kung pinapakita lang na sa mundong to, walang forever. Na kay Kristo lang ang forever. Amen? Ilipas at ilipas ang mundong ito. Mamamatay at mamamatay tayo. At hindi tayo sigurado kung hanggang kailan lang ang buhay natin. Amen? So ito ang mga dahilan kung bakit hindi natin dapat mahalin ang mundong ito. At paano tayo makakaiwas sa pagmahal sa mundo? Ang salita ng Diyos. Amen? Basahin natin at namnamin ang salita ng Diyos. Amen ba? So yun po ang pinag-aaralan namin kahapon. Kung bakit hindi dapat mahalin ang mundo. At hindi natin dapat mahalin ang mundo. Amen? At walang ibang may sabi nun kundi ang Panginoon. At ang pagkakasabi niya ron ay, do not love the world. Sabi niya, do not love the world. Hindi niya sinabi, can you not love the world? Ang sabi niya, huwag niyong mahalin ang mundo. Hindi sinabi ng Panginoon na, pwede ba na huwag niyong mahalin ang mundo? Maaari ba na huwag niyong mahalin ang mundo? Hindi po. Hindi nakikiusap ng Panginoon sa atin ng sinabi niya ito. Utos ito ng Panginoon. Huwag niyong mahalin ang mundo. Amen? Amen ba? Dahil pag tayo umakyat ng langit at hinusgahan na ng Panginoon, wala naman tayong madadala sa mundong ito eh. Mga kayamanan, mga pag-iimpok natin. Pag tayo namatay, wala naman tayong madadala rito eh. Amen? Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano karami yung bahay, kahit gaano karami yung sasakyan ng iyong cellphone, pag nawala ka sa mundong ito, hindi mo mapapakinabangan. Amen? Wala kang madadala dyan. At yun ay konting review lang ng aming tinalakay kahapon, ng aming pinag-aralan kahapon. Amen?
So ano nga uli yung ating pinag-aralan kahapon? Love not the world, but His word. Huwag natin mahalin ang mundo, bagkus ang salita niya. At ang ating pag-aaralan ngayon ay continuation ng ating pinag-aaralan kahapon. Dahil pag ikaw ay nakarelease na sa mundong ito, pag ikaw ay kaya mo nang itakwil ang mundong ito, kaya mo nang lumayo sa maling sa maling sistema ng mundong ito, sa makasalanan ng mundong ito, ikaw ay matatawag na ng tunay na Christian. Amen? Sige, taas na ng mga kamay ng mga sasabi nila sa sarili nila na ako'y isang tunay na Christian. Yan lang kayo lang? Paano yung iba? Ano kayo? Kanino kayo kakampi? Amen? Sige, taas nga uli ng kamay ng sinasabi nila na ako'y tunay na Christian. Amen? At ang mga tunay na Kristiyano na kaya nang itakwil ang mundo at ang maling sistema ng mundong ito ay makakaranas at makakaranas ng persecution. Amen? At yun ang ating pag-aaralan sa araw ito. Persecution is a sign of true Christianity. Amen? Ang persecution is a true, is a sign of true Christianity. Amen? Ang persecution pala ay isang senyalis na ikaw na ay isang tunay na Christian. Amen? Amen po ba? Minsan yan naaalala ko nung medyo bata-bata pa. Sa probinsya namin, meron kasi kaming malaking puno ng mangga. Siguro naman lahat tayo nakakita na ng puno ng mangga, hindi ba? At pag ang puno ng mangga ay taxable na o nasa kanyang yung namumunga ng mangga, hindi ba napakaraming bunga ng mangga? Pag ang mangga namunga, hindi ba napakaraming? Kumpul-kumpul pa nga eh, tumpok-tumpok pa yung bunga niya. Amen? At nakakatuwang tingnan. Amen? At kadalasan, pag ganun karami ang bunga ng isang mangga, anong ginagawa ng mga tao? Hindi ba binabato? Kami ganun ang gawain namin nun. Binabato namin ang tsinelas para malaglag. Tinitirador namin. Amen? Siguro lahat naman tayo nakaranas nun kahit papano. Kahit hindi man mangga, kundi yung manguha ng bunga. Amen? Yung pag nakakita tayo ng puno na sobrang lagom, na sobrang mabunga, parang ang ganda-ganda sa mata na gustong-gusto nating kunin yung bunga. Hindi ba? Naakit tayo na gustong-gusto nating batuhin, gustong-gusto nating pabagsakin yung bunga para makuha ito. Amen? Amen? At ganoon ang gawain namin sa nung mga kami mga bata. Ang tirahin yung bunga. At ganoon ang isang ilustrasyon ng isang tunay na Kristiyano. Amen? Pag ikay isang tunay na Kristiyano, makakaranas ka ng persecution. Ang isang tunay na Kristiyano, makikita yan ni Satanas na namumunga. Amen? Ang tunay na Kristiyano namumunga. May produkto. At yan ang gustong-gusto ni Satanas. Nakikita niya yung mga bunga natin na napakalaki, napakalago, napakatamis. Kaya ang ginagawa ni Satanas, binabato yung mga bunga natin. Amen? Naiintindihan ba natin? Amen. Naiintindihan niyo ba yung gusto kong ipahatid sa inyo sa araw na to? Amen? Amen?
Kasi basahin muna natin yung ating text sa araw na to. 2 Timothy 3:10 to 12. Ang sabi sa 2 Timothy 3:10 to 12, "But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me in Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all, the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Amen? Medyo mabigat yung English kasi King James Version. Amen? Pero gusto ko na ipaliwanag sa inyo. Ang sabi rito, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Amen? Lahat ng gustong mamuhay ng banal ay makakaranas ng persecution. Amen? Ano ba ang persecution? Ito yung mga pangungutya. Amen? Ako, naranasan ko yan. Dahil sa mga hindi nakakalam, bago po ako nakarating sa sitwasyon ko na to, bago po ako nakarating sa kalagayan ko na to, hindi to yung kalagayan ko nun. Hindi nga to yung pangarap ko sa buhay nun. Kaya ako noon, matatagpuan ako kasama ang sanlibutan. Ang mga kaibigan ko, ang mga kasama ko sa buhay, ang mga kasama ko sa kalsada, mga drug addict, mga lasinggero, mga jetimon. Yan yung mga kasama ko doon. Kaya nung ako'y tinawag ng Panginoon na para magbigay ng buhay, hindi na ako nagdalawang isip nun nung nagbigay ako ng buhay sa Panginoon. Dahil sa Kanya naman galing itong buhay natin. Anong karapatan ko para hindi ibigay sa Kanya doon? Amen? So, nang ako'y tinawag ng Panginoon, at ako'y nagsimula ng magpastor, syempre nakikita yan sa Facebook, nakikita ng mga dati kong kaibigan, nakikita ng mga dati kong kasama. At kung ano-ano ang mga narinig ko. Nandiyan yung mga biro. Oo, biro. Pero alam mo yung biro may laman. Yung biro masakit. Amen? Pero iniingiti mo na lang dahil biro. Ang alam mo na kasama to sa persecution. Andiyan yung tatawagin kang baduy. Amen? Na dati ang pinapakinggan mo, puro rap ng mga kasama mo. Walang ibang pinapakinggan kundi rap. Eminem, Tupac. Hindi ba? Tapos makikita ka nila anong kinakanta mo? Praise and worship? Umiiyak ka para sa Panginoon? Hindi ba? Baduy naman talaga yun para sa kanila. Eh kahit ako nun eh. Nababatuyan ako nun eh sa mga ganyan. Amen? Yung mga biro na tipong, "O pastor, siya tayo." Yung ganun. Di ba biro pero alam mong malaman? Dahil sila yung, alam nila yung buhay mo nun eh. At hindi sila makapaniwala, hindi nila matanggap na eto ka na ngayon, na eto na ako ngayon. Kaya ganun na lang sila akong magsalita. Amen? Dahil hindi sila sanay na nakikita ako na nakaganito. Hindi sila sanay na nakikita ako naka-amerikana, naka-long sleeve, naka-necktie. Dahil sanay sila na nakikita ako na laging loose ang damit, mahabang pantalo na maluluwag. Dahil gangster nga nun.
hip-hop, kumbaga. Kaya nung nakita nila na iba na yung buhay na tinataha ko ngayon, nandiyan na yung pakumadya. Amen? Kaya yung number one natin, persecution is common to a true Christian. Amen? Ang persecution ay common o natural. Isipin yun, common, natural sa isang tunay na Kristiyano. Ibig sabihin, madalas mo itong mararanasan pag tunay ka ng Kristiyano. Sabi nga eh, masanay ka na lagi kang pumuntsay. Masanay ka na lagi kang may maririnig sa ibang tao. Amen? At lalo na napakahirap niyan para sa mga tunay na Kristiyano na yung tipong ikaw lang yung Kristiyano sa pamilya mo. Hindi ba? Napakarami akong kilalang ganyan na sila lang yung Kristiyan sa pamilya nila. Nakadalasan yung pamilya nila is ibang religion o walang religion o hindi naniniwala sa Diyos. Amen? Napakaraming kong kilalang ganyan na yung mga kabataan na o mga tao na sila lang yung Kristiyano sa pamilya nila na hindi sila maintindihan ng pamilya nila. Amen? Na yung kadalasan ang tunay na Kristiyano pa naman, lalo ng mga kabataan ng tunay na Kristiyano, pag talagang nagbigay ka ng buhay sa Panginoon, napakarami mong trabaho sa Panginoon. Amen? Nandiyan yung pag nagbigay ka ng buhay, kadalasan lagi kang nasa church. Amen? Kadalasan puro practice. Lalo na pag praise and worship ka. Lalo na pag pastor ka. Lalo na pag full time ka. Lagi kang nasa simbahan. Lagi kang nasa church. Amen? At yan ang hindi naiintindihan ng ating pamilya. Amen? Nandiyan yung kukutsahin ka na ano ba naman yan? Araw-araw ka na lang nasa simbahan. Wala ka ng panahon para sa amin. Amen? Yung tipong araw ng Linggo na kailangan at dapat na nasa simbahan ka para sumamba sa Panginoon. At yayayahin ka ng pamilya mo na mag-outing, manood ng sine. Hindi ba? Pero tumatanggi ka sa kanila na, hindi pwede. Kailangan nasa simbahan ako. At magagalit silang lahat sa iyo na, ano ba yun? Puro ka na lang simbahan? Puro ka na lang simbahan? Manood naman tayo ng dating koltadana, sumama ka naman sa amin. Di ba? Manood na lang tayo ng sine. Lumabas na lang tayo. Mag-ball na lang tayo. Mamasyal na lang tayo. Hindi ba pwede yun? Amen? Hindi nila naiintindihan yung responsibilidad mo. Hindi nila naiintindihan yung joy, yung ligaya mo pag nasa simbahan ka. Hindi nila naiintindihan yung ligaya mo pag nasa piling ka ni Kristo. Amen? Naiintindihan mo ba natin yun? Sige, bumalakpak mo na lahat ng nakakaintindihan. Kalapitin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, nakakaranas ka ba ng persecution? At yung kumalapit sa'yo, sagutin mo nga kung oo o hindi. Yung totoo ha, kasi baka may sumagot ng hindi, eh hindi ka po tunay na Kristiyano. Dahil ang tunay na Kristiyano, baka nakakaranas ng persecution niya. Pag ikaw hindi nakakaranas ng persecution sa buhay,
aba, ang Kristiyano mo hindi pa, hindi totoo. Pamanjing-manjing ka lang ibig sabihin. Kristiyano ka lang sa pangalan, hindi sa gawa. Amen? You are a Christian by title, not by nature. Amen? Amen ba? At ano nga ba ang tunay na Kristiyano? Ang tunay na Kristiyano, yan nga yung katulad kanina na sinabi namin o tinalakay namin kahapon na marunong umiwas o marunong itakwil ang maling sistema ng mundo. Amen? Na hindi babad sa telebisyon. Ang mga true Christian, hindi yan yung buong araw nakaupo lang sa harap ng telebisyon. Buong araw nasa computer lang, nagdodota, nagka-counter. Hindi yan ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, nag-aaral mabuti yan. Hindi yan nagkakating para magdi. Hindi yan nagkakating para sumama sa barkada, tumambay, magyosi, mag-inom. Hindi yan ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, marunong umiwas sa mali. Amen? Ang tunay na Kristiyano, alam kung ano ang makasanlibutan at kung ano ang hindi. Alam ng isang tunay na Kristiyano na walang anghel na bata na nagkakatawang tao para iligtas ang sanlibutan. Walang natangin. Ang tunay na Kristiyano, hindi chismoso't chismosa. Hindi nakatutok kay Boy Abunda tsaka kay Chris Aquino. Ang tunay na Kristiyano ay marunong umiwas sa maling sistema. Amen? Ano sabi sa Matthew 5:12? Matthew 5:10-12. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Amen? Amen ba? Naintindihan ba natin? So number one natin is, persecution is common to a true Christian. Normal na bagay yan. Masanay ka na. Pag ika'y tunay na Kristiyano, masanay na yung tenga mo na makarinig ng hindi maganda. At ang tunay na Kristiyano, pag nakarinig ng maganda, hindi yan mapagpatong. Ipapag-pray mo na lang yan. Hindi yung pag sinabihan ka ng ano ba yun, patoy-patoy mo naman. Awit ka ng awit sa pag ano ba kailang musuntukan na lang tayo. Hindi ganun ang tunay na Kristiyano. E mahal kong Panginoon, dapat paglaban eh, tara suntukan tayo. Ganun ba ang tunay na Kristiyano? Hindi ganun ang tunay na Kristiyano. Oo, ipaglaban mo ang Panginoon, pero sa tamang paraan pa rin. Amen? Hindi yung dadaanin mo sa dahas. Hindi yung meron nga, minsan, meron akong nakita na isang Katoliko na sinesheran ng isang Kristiyano. Amen? At itong Katolikong to,
sinasabi niya dun sa Kristiyano nga na, eh kayo nga eh, parang baliw, talon-talon kayo ng talon pag nag-aawitan, palakpak kayo ng palakpak, sigawan kayo ng sigawan, maya-maya ang saya-saya nyo, tapos maya-maya pag-worship na, lungkot-lungkot nyo, nag-iiyakan na kayo, para kayo mga baliw. Tumatawa kayo, tapos mamaya iiyak na kayo. Alam niyo sagot ng Kristiyano, na Kristiyano daw siya. Ano sabi niya? Eh yung Diyos nyo nga, napako pa rin hanggang ngayon eh. Yung Diyos nyo nga, may itim, may negro pa kayong Diyos eh, sabi ba naman? Yung Nazareno daw, sabi yung may negro pa nga kayong Diyos eh. Amen? Eh kayo nga, pinaparusahan niyo pa yung sarili niyo, nagpepenitensya pa kayo eh. Kayong baliw, sabi. Tama ba naman yun? Hindi po ganun ang pag-i-evangelize. Hindi ganun ang pagsabi ng tama. Hindi ganun ang pagtama sa persecution. Na pag sinabihan ka ng masakit, igagantihan mo rin ang masakit. Amen? Ipaliwanag mo sa kanila ng tama. Ipaliwanag mo sa kanila ng mahinahon. Amen? Hindi yung pagbinatuan ng tinapay, ipapatuyin mo rin ng tinapay na nakagarahon pa. Hindi ganun. Ano sabi? Pag binatuan ng bato, batuyin mo ng tinapay. Pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Hindi yung pag sinampal ka sa kanan, aba, kulpihin mo na. Masakit eh. Hindi ganun. Ang tunay na Kristiyano, handang tumanggap ng sakit. Amen? Ano yung number two natin? So move on tayo sa number two. Yan. We must not be afraid of persecution. Amen? Hindi tayo dapat natatakot sa persecution. Pag may sinabi sa ating mali, o pag kinutsa tayo, o pag kinutsa yung paniniwala natin, huwag kang matakot. Dahil kahit anong sabihin nila, o kahit anong tanong nila, may sagot ang Biblia. Amen? May ipapaliwanag at may ipapaliwanag tayo sa kanila dahil nandito lahat. Amen? Huwag tayong natatakot sa persecution. Tingnan natin Isaiah 51:7. Sabi rin sa Isaiah 51 verse 7, "Listen unto me, you that know righteousness, the people in whose my heart is my law, fear not the reproach of men, neither be afraid of their revilings." Amen? Huwag ka raw matakot sa tao o sasasabihin ng tao. Amen? Huwag kang matakot sa sabihin ng tao. Pare-pares lang naman kayong tao eh. Eh noon nga, pag nung mga kabataan namin, nung nag-aaral pa ako, mga bandang high school, elementary, ganun, hindi ba pag nagkakaasaran na yung isa, mas maganda yung gamit sa'yo, yung isa nakakaangat sa buhay, nakakalamang. Tapos kadalasan, inaasar yung isa. Ang kadalasan sa buto, bakit pare-pares lang naman tao? Tayong tao, pare-pares lang naman tayo ng bigas na kinakain. Bakit kumakain ka ba ng bako? Hindi naman ah. Bakal ba kinakain mo? Hindi naman ah, di ba? Pare-pares lang tayo ng bigas na kinakain, kanin na kinakain.
Pinsan pa nga, mayroon pa nga sinasabi na parang press na mga tayo magbabaho ang buto. Di ba? May mga ganun pa. Pinapakita lang na pare-parehas tayong tao. Pantay-pantay lang tayo. So bakit ka matatakot sa pangungutya nila? Bakit ka matatakot sa kanila na alam mo, ikaw yung tama? Na alam mo yung katotohanan na mas lamang ka sa kanila, na mas ikaw dapat yung nakakaintindi sa kanila. Amen? Kaya yung number ito natin is, huwag kayong matakot sa persecution. Dapat nga masanay na kayo. Amen? Huwag kayong matakot sa pangungutya nila. Na pag sinabihan ka na, o pag na kunyari nagtuturo ka, nagpipreach ka, o nagsishare ka ng gospel, tapos sinutya ka, o may masakit na sinabi sa'yo, e aayaw ka na, tatakbo ka na sa pastor mo, pastor, ayoko na magturo, ayoko na, inaaway nila ako eh. Hindi ganun ang tama. Amen? Naiintindihan po ba natin? Lalo na sa sitwasyon natin mga kabataan. Hindi ba napakahirap para sa sitwasyon natin na mag-share tayo sa ating mga kaklase, sa mga kaibigan? Dahil nature ng mga kabataan at maging mapangkasam. Yung tipong pag sinabi mo sa kanila na, pre, masama yan eh. Ito ang tamang gawin. Anong sasagot sa'yo? Hayip, banal! Diba? Yun ang kadalasang isasagot sa atin. Kasi nature ng kabataan yan. Nature ng kabataan na maging mapangkasar. Na lahat ng bagay ay gawin biro. Kaya napakahirap para sa atin. Nasabihin sa kanila yung tama. Nasabihin sa kanila yung totoo. Yung katotohanan. Na ipaalam sa kanila kung ano ang tama at mali. Amen? Pero huwag tayong matakot. Huwag tayong huminto ipaalam sa kanila. Dahil sa kakakulit natin sa kanila kung ano ang tama at mali, darating ang panahon na magpapasalamat din yan sa'yo. Magpapasalamat sa'yo yan dahil sinabi mo sa kanila kung ano ang tama. Amen? Amen ba? So huwag tayong matakot sa persecution. Ano sabi nito sa Judges 15:16. So sige, review mo tayo. Ano nga yung una natin? Persecution is common to a true Christian. Number two? Amen. Hindi tayo dapat matakot sa persecution. Amen? So, hindi tayo dapat matakot sa persecution. Dahil nga sabi, sa number one, na ang persecution ay, ano ang persecution para sa isang tunay na Kristiyano?
common o natural o madalas nating mararanasan yun bilang isang tunay na Kristiyano. Amen? Kaya huwag kayong natatakot, mga kabataan. Alam ko, ang mga kabataan, andyan yung takot eh. Yung mga kabataan, yan yung mga kumpara sa ibang age group, eh, ang kabataan, yan yung talagang pagdating sa gospel, pagdating sa salita ng Diyos, ay yung mga takot na takot. Hindi ko alam kung bakit. Pero pagkasama naman ng barkada, nawawala sa sarili. Alam mo, mga asong nakawala na hindi makontrol lang sarili. Di ba? Mga kung ano-anong ginagawa, nawawala bigla yung iya. Kung ano-anong naiisip gawin. Kung ano-anong sinusubukan. Kung ano-anong nilalaba. Amen? Kaya dapat, kung tayo nga, hindi tayo nahihiya sa mga bagay na yun. Kung hindi nga tayo nahihiyang gumawa ng kasalanan, how much more kung salita na ng Diyos ang pinag-uusapan na tayo nahihiya? Amen? So, hindi tayo dapat matakot sa persecution. At ang number three, persecution must not stop us to bear fruit. Amen? Naalala niyo sinabi ko kanina tungkol sa mangga? Hindi ba? Ang mangga, yung mangga sinabi ko kanina na pag mabunga kinukuha natin. Amen? Pero ang mangga, ang puno ng manggato o anumang puno, pag kinuha natin yung bunga, mamumunga pa rin ulit yan, hindi ba? Hindi ba? Maliban na lang pag pinutol. Amen? So ganyan din tayo mga tunay na Kristiyano. Hindi dapat tayo huminto sa pamumunga. Amen? Amen? Naintindihan ba natin? Pero hindi literal yan, ha? Hindi yan yung sinasabi na literal na mamunga ka na bigla kang tutubuhan ng manggarito, tutubuhan ka ng santol sa tenga. Hindi ganun, ha? Ibang prutas yan sinasabi yan. Ibang bunga yan sinasabi yan. At alam pa natin kung ano yung bunga na tinutukoy niya. Ito yung mga bunga ng bilang Kristiyano na yung mga nawiwin nating mga souls. Amen? Ito yung mga natatapos nating trabaho sa bahay-sambahan ng Diyos. Ito yung mga natatapos nating trabaho para sa gawain ng Panginoon o para sa Panginoon. Ang mga bungang ito ay yung mga kaibigan natin o mga hindi natin kakilala o mga kapamilya natin na nanadadala natin sa Panginoon. Amen? Hindi tayo dapat tumigil sa pamumunga. Na yung sinabi ko nga kanina na pag nagtuturo ka tapos nasabihan ka ng masakit o nakarinig ka ng hindi maganda, eh aayaw ka na, titigil ka na ayaw ko na magturo. Kung ano-ano sinasabi sa akin, nasasaktan na ako. Natutusok yung umunti kong puso. Amen? Hindi kayo dapat tumigil sa pamamunga. Amen ba? Tingnan natin yung John 15:16. John 15:16, you have not, yung tama na,
You have not chosen me, but I have chosen you. Nakita niyo ba yun? Dito muna tayo, dito muna tayo. You have not chosen me, but I have not chosen. But I have chosen. Sino nagsasalita rito? Si Lord. Ang Panginoon. Ang Diyos. Anong sabi niya rito? You have not chosen. I have chosen. Hindi mo pinili ang Panginoon. Ang Panginoon ang pumili sa'yo. At totoo yan. Dahil ako, hindi ko naman pinili ito eh. Di ayoko nga maging pastor. Hindi ko pangarap to. Ang pangarap ko lang nun, maging simpleng empleyado na makakakain sa tatlong araw na magtatrabaho mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magtatrabaho 6 times a week at sa ikapitong araw, pahinga, magiinom lang, kasamang barkada, kasamang pamilya. Yun lang ang pangarap ko noon. Hindi ko pinangarap to. Ayoko nagsusuot ng ganito. Dahil nasasakal ako. Nasasakal ako sa nente, kaya ayoko talaga nito. Hindi ko pangarap to. Hindi ko pinili na paglingkuran ng Diyos. O, hindi ko palang pinili na maging pastor. O, hindi ko pinili itong buhay na. Ang Diyos ang tumawag sa akin para sa buhay na. Ang Diyos ang pumili sa akin. Amen? At ganun din kayo. Pinipili kayo ng Diyos. Kaya hindi aksidente na narito kayo sa lugar na ito ngayong araw. Hindi aksidente. Masasabi mo, maaaring masabi mo, na kaya lang naman ako nandito kasi nayaya ako, napilit lang ako. Pero napilit ka pa rin. Nagpapilit ka pa rin. Amen? Bakit hinayaan ng Panginoon na mapilit ka? Na magpapilit ka? Dahil pinili ka ng Panginoon. Kaya ka nandito. You have not chosen me, but I have chosen you. And ordained you. At itinalaga kita. Itinalaga ka ng Panginoon. Kaya sa araw na ito, gusto ko, bago matapos ng araw na ito, gusto kong bawat isa sa inyo, malaman nyo kung saan kayo itinalaga ng Panginoon. Dahil lahat tayo may tawag. Amen? Lahat tayo may calling sa buhay na ito. Lahat tayo may purpose sa buhay na ito. Pag sinabi mong wala kang purpose, eh ano ka sa mundong ibabaw na ito? Pamparami? Pampasikip? Yung bang gusto mong maitawag mo sa sarili mo? Pampasikip sa mundong ibabaw na ito? Dagdag birth certificate sa NSO, pampahaba ng pila? Yun ba ang gusto mong maitawag lang sa'yo? Pamparami? Amen? Hindi. Dahil lahat tayo ay may katawagan. Lahat tayo ay may pinagtalagaan ang Panginoon. Nakatalaga tayo. Amen? So, do your calling. Tanong mo sa Diyos yan sa araw na ito. That you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. That whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Anong sabi nito? That you should go and bring forth fruit. Amen? Mamunga ka. Amen? Huwag mong hahayaan na hindi ka mamunga. You must not stop in bearing fruit. Naintindihan ba natin? Sige, palakpakan muna natin ang pagkakas.
Sabi rito, you should go and bring forth fruit. And that your fruit should remain. Amen? Hindi dapat mawala yung bunga mo. Ano sabi doon? Remain. Kailangan manatili yung bunga mo. Amen? Kailangan hindi mawala ng kabuluhan yung pagiging Kristiyano. So hindi ka dapat tumigil sa pamumunga. Tingnan natin yung Galatians. Galatians 5:22-23. Ano nga ba yung mga fruit na ito? Ano yung mga bunga na tinutukoy natin kanina? Ano yung mga bunga na hindi dapat mawala sa atin? Ano yung mga bunga na dapat tayo, na dapat nating ipamunga? Ano itong mga ito? But the fruit of the Spirit is, sabay-sabay nga natin basahin, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. Ano daw yung mga bungang ito? Love. Sa mga nandito kahapon, ano nga uli yung tinuro ni Pastora Sharon Carillo nung hapon? Nung second service natin? Love, courtship, and marriage. So, ito na naman tayo. Love na naman. Love na naman ang pinag-uusapan. Ikagabi, habang nang pinag-aaralan yung love, ang daming kinikilid dito kagabi. Ay kahapon. Dahil tungkol sa panliligaw, kung ano yung tamang panliligaw. Amen? Yan po yung pinag-aaralan nila kahapon. At dito, sa fruit of the Spirit, kasama na naman yung love. Dahil isa yan sa pinaka-importanting katangian dapat meron tayo, ang pagmamahal. Dahil ang Diyos na mismo, di ba? God is a God of love. At hindi basta-basta love, hindi basta-basta klaseng love ang meron ng Diyos. It's an unconditional love. It's an everlasting love. Amen? Ano yung sabihin ng unconditional love? Yung mahal ka pa rin ng Panginoon sa kabila ng lahat ng iyong pagkukulang, sa kabila ng iyong lahat ng pagkakasala, mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen? Sa kabila ng ikaw ay isang kapataang napakalakas magmura, sa kabila ng isang na ikaw ay isang kabataan na adik sa Dota, adik sa computer, adik sa Facebook, sa kabila na ikaw ay isang kabataan adik sa Wattpad, sa kabila na ikaw ay isang kabataan puro pinapakinggan K-pop kahit hindi naiintindihan. No, bakit? Ganun tayo. No, tuwa tayo sa mga kantang hindi naman natin naiintindihan. Isipin mo yun, nangaba-aba ng kanta. Naiintindihan ko nga lang dun, sorry, sorry, sorry. Yun lang naiintindihan mo sa kanta nila. Pero tuwa pa rin tayo mga Pilipino. Bakit? No. Ang weird natin mga Pilipino. Hindi naman natin naiintindihan, pero tuwang-tuwa tayo. Tuwang-tuwa tayo sa mga palabas na dinadab, na pagdinab, hindi na nagsasalita yung Koreano, pero tuloy pa rin yung salita. Diba? Ganun yung mga Koreano, wele, na tipong... Paano yun? Sabi naman, ganun. Hindi na nagsasalita, pero nagsasalita pa rin sa TV. Di ba bakit ganun yung mga hinig natin? Eh ako, pag napapanood kayo, natatawa ako.
hindi man lang tinayangin yung pagdada. Amen? But the fruit of the Spirit is love, joy. Kailangan meron kang kaligayahan. Amen? At ang tunay na kaligayahan ay kay Kristo mo lang mahanap. Totoo. Eight years of my life, 8 taon sa buhay ko, ang ginugol ko sa paghahanap ng kaligayahan sa mundong ito. Pinilit kong hanapin ang kaligayahan sa barkada, sa alak, sa droga. Dahil akala ko nun yun ang kaligayahan. Dahil pag nakamariwana ako nun, hindi ko naiisip yung problema. Tawa lang ako ng tao. Kasi yun ang epekto sa akin nun, yung love trip. Na yung tipong lahat ng nakikita ko, natatawa ako. Kahit mapatingin lang ako sa baso, kahit hindi gumagalo, natatawa ako. Ewan kung bakit. Akala ko yun ang kaligayahan nun. Akala ko yun ang definition ng kaligayahan. Akala ko noon ang definition ng kaligayahan, yung pag nagiinom kayo, lahat kayo nagtatawanan, nag-aasaran. Akala ko yun ang kaligayahan nun. Akala ko ang kaligayahan nun, pagsisig ang pulutan, kaligayahan na yun. Dahil kadalasan ang pulutan, chichirya lang eh, tagpipisong sweet corn. Nakala ko pagswerte kami, at sisig ang pulutan, ah, true joy ito, kaligayahan ito, dahil masarap ang pulutan niya. Akala ko nun, yun ang kaligayahan. Akala ko nun ang kaligayahan, nasa mga laro sa computer, nasa Counter-Strike, na pag may nasaksak ka, mumurahin mo ng pagkalakas-lakas. Dahil nasaksak mo, akala ko yun ang kaligayahan mo. Akala ko ang kaligayahan mo, na pag nag-cutting ka, tapos hindi pumasok yung professor mo, abay, swerte. Sobrang ligaya mo. Akala ko yun ang kaligayahan mo. Pero sa kabila ng lahat ng yun, at the end of the day, at pag mag-isa ka na lang ulit, pag wala ka ng kasama, pag wala ka ng barkada, pag wala na yung tama ng shabu ng marijuana, at mag-isa ka na lang ulit, ganun pa rin naman eh. Babalik pa rin yung problema. May isip mo pa rin naman eh. May isip mo pa rin na mag-isa ka, na malungkot ka. Amen? Walang kaligayahan sa mundong ito. Sabi nga sa kanta, nothing in this world can satisfy. Walang kahit anong makakapagpaligaya sa akin sa mundo. Walang kahit anong makakasatisfy sa akin sa mundo ni Babaw. Amen? And peace. Ganun din yun. At the end of the day, pag wala nang yung barkada, pag nasa bahay ka na lang uli, pag mag-isa ka na lang uli, naiisip mo pa rin yung problema, naiisip mo pa rin yung magulong mundo, wala pa rin kapayapaan. Amen? There's no true peace in this world. Walang tunay na kapayapaan. Kaya nga sinasabi, di ba, minsan sa TV, world peace. Baka imposible mangyari. World peace.
Kaya ang kapayapaan makakamit mo lang pag may Kristo ka sa buhay. Eh sa sitwasyon ng mundo natin ngayon, mukha bang may Kristo ang mundo ngayon? Napakagulo ng mundo ngayon. Kaya hinuhusgahan tayo ng Panginoon. Amen? Hindi nyo ba napapansin, dumadalas ng lindol sa atin? Hindi nyo ba napapansin na napakarami na ngayon nangyayari sa kuna, sa buong mundo? Naalala niyo yung nagkaroon ng earthquake nitong nakaraan sa Nepal? Yung lumindol sa Nepal? Napalitaan niyo ba yun? Hindi ba nangyayari yun itong April 26? At nitong December 26 din, nagkaroon din ng bagyong earthquake sa Japan naman ata ito. O basta, nagkaroon din ng earthquake. And for the past 10 years, ay hindi 10 years, 20 years, for the past 20 years, itry nyo, research nyo ha, halos lahat ng bagyo, halos lahat ng lindol, halos lahat ng sakuna, nangyari ng 26 of the month. Try nyo hanapin. Try nyo i-research lahat ng nangyaring mga lindol nitong nakaraan. Lahat ng nangyaring sakuna. Halos lahat nangyari ng 26 of the month. Araw ng 26. Ano yung nagkataon lang? Coincidence? Nagkataon lang na lahat ng mga bagyong ito, lahat ng sakunang ito, lahat ng lindol na ito ay nangyari ng 26 at ang number ng Diablo ay 666. Nagkataon lang ba ito? Ha? Nagkataon lang ba na sinabi ng Bible na sa end times or at the last days ay magkakaroon ng napakaraming sakuna na at the last days kukontrolin tayo ng teknolohiya na we're in fact sa Amerika ngayon nagsimula ng 3 months ago ang implantation ng microchip sa mga Amerikano. Nabalitaan niyo ba yun? Na nag-implant na ng microchip sa mga tao ngayon. Alam niyo ba yung microchip? Yung nilalagay sa computer, isipin nyo, sa makina lang nilalagay noon, ngayon nasa tao na. At doon na nakalagay lahat ng impormasyon natin. Nandun na yung pangalan mo, nandun yung ID mo, ID number, andun yung medical, ano tawag ito? Medical information mo. Nandun kung ano yung mga diferensya mo, kung ano yung mga sakit mo. Nandun na makikita. Isipin mo yun. Dadaan ka na lang sa scanner para makita yung impormasyon. Bakit nangyayari ito? Coincidence? Nagkataon lang na sinabi din ito ng Bible? Nagkataon lang ba? Hindi. Pinapakita lang sa atin na parating na si Kristo. Gusto lang sabihin ng Diyos at gusto lang ipakita sa atin ang Bible na oras na para maghanda tayo dahil napakalapit na ng pagdating. Ikaw, tanong ko sa'yo. Gusto mo pumunta ng impyerno? Ulitin ko yung tanong mo sa'yo. Gusto mo bang pumunta ng impyerno? Yung ibang hindi sumasagot, siguro hindi nyo pa alam ang description ng impyerno. Kaya hindi nyo pa alam kung ano yung sasagot nyo. Sino nakakaalam kung ano yung itsura ng impyerno? Wala pa naman siguro sa atin, no? Dahil wala pa naman pumunta sa atin ng impyerno. Pero ayon sa Bible, ano ang impyerno?
Pag binasa niyo ang banal na kasulatan, dinescribe dito kung ano mismo ang impyerno. Isipin mo, araw at gabi, susunugin ka. Pero hindi ka namamatay. E mapasungalan tayo ng takore, mapasungalan tayo pag nagsasayang tayo. Mangiyak-iyak na tayo, hindi ba? Mapasulang tayo ng kantila, ng lighter na mainit, o kung ano mang mainit. E halos mangiyak-iyak na tayo, mapasulang tayo. E sunugin ka ba araw at gabi? Tapos hindi ka namamatay? At walang katapusan. Walang katapusan. Everlasting. Yun ang forever. Walang katapusan. Pag napunta ka sa impyerno. Araw at gabi, susunugin ka. Yun na lang eh. Yun na lang isipin mo eh. Araw at gabi, susunugin ka. Sino gustong pumunta ng impyerno? Sino gustong sunugin araw at gabi? Huwag na natin idagdag yung sinasabi pa ng Biblia na meron pang mga uhod na gagapang sa tenga mo. Meron pang mga ahas, meron pang mga uhod na hindi rin namamatay na gagapang sa'yo. Huwag na natin isama yun. Kahit doon na lang tayo mismo mag-focus sa araw at gabi susunugin ka at hindi ka mamamatay. Nararamdaman mo. Hindi ka ba natatawag doon? Eh ako naririnig ko pa lang yun, kinikilabutan ako. Kaya pag alam mo yung description ng impyerno, yung salitang impyerno pa lang, kikilabutan ka na. Amen? Isipin mo yun? Ganun pa lang impyerno. Tapos sa langit, anong description ng langit? Lahat ng mansyon, ginto. Yung daing lalakaran mo, ginto. Isipin mo yun? Dito sa mundong ibabaw na to, ang ginto, pinag-aawayan, pinagtatalunan, pinaghihirapang makamit. Tapos sa langit, aapakan mo lang ang ginto. Amen? So saan mo gusto pumunta? Sa langit o sa impyerno? Sipin mo yun, no? Kung gaano madakila ang langit ayon sa Biblia. Ang ginto dito sa mundong ibabaw na ito, pinaghihirapan natin mga amin. Tapos pagdating sa langit, aapakan mo lang. Abay, buhay, hari ka nga talaga sa langit. Buhay, prinsesa ka nga talaga sa langit. Buhay, reyna ka sa langit. Amen? Amen? So, napakasarap mapunta sa langit. Amen? So, ano sabi rito? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. May pagtitiis din. May pagtitiis din pala sa buhay Kristiyano? Tanong niyo sa akin. Aba, kung hindi niyo alam na may pagtitiis sa buhay Kristiyano, aba, mali kayo ng pinasa. Dahil ang buhay Kristiyano ay talaga puro pagtitiis. Amen? Ang buhay Kristiyano, napakaraming pagtitiis. Dahil yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Ang magtiis, ang maging pasensyoso tayo. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Yan ang tinitray ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang maging pasensyoso. Patience. Kaya kung ikaw, may hinihiling ka sa Panginoon, may pinagpe-pray ka, o may gusto kang hingin sa Panginoon,
at napakatagal na hindi pa rin binibigay ng Panginoon. Aboy, matuwa ka na pinaghihintay ka ng Panginoon. Dahil alam mo ba na lahat ng mga dakilang karakter o lahat ng mga dakilang tao sa Biblia ay pinag-antay ng Diyos. Mahabang panahon ang pinag-antay ng Diyos sa kanila bago sila naging dakilang mga tao. Si Abraham, hindi ba? Bago niya nakuha si Isaac na pinagbulan ng kanyang angkan, na pinagbulan ng kanyang lahi, ng kanyang lipi, na siya'y naging father of all nations. E napakatagal lang inantay niya bago niya nakuha si Isaac. Amen? Amen? Ang haba ng inantay ni Abraham, matanda na siya nang siya'y nagkaanak at yun ay si Isaac. Pero nabigo ba siya kay Isaac? Hindi. Anong naging bunga ni Isaac? Tayo. Father Abraham has many sons and you are one of them. We are one of them. Amen? Nawalan ba ng kabuluhan yung pag-aantay ni Abraham? Hindi. Si Joseph the dreamer, bago siya naging hari ng Egypt, ay hindi pala siya naging hari. Ano yun? Anong? O bago siya naging opisyal ng Egypto, isa sa pinakamataas na opisyal sa Egypto, kanang kamay ng hari. Bago nakabit ni Joseph o ni Jose yung sitwasyon yun, napakarami pagtitiis ang kanyang pinagdaanan. Napakahaba na panahon ng kanyang pinagtiisan. Amen? Nakulong pa nga siya, hindi ba? Napakatagal ng panahon siyang nakulong. Amen? Anong lesson doon? If God is making you way, you're in good hands. Pag pinag-aantay ka ng Panginoon, nasa maganda kang kamay. Pag hinahayaan ng Lord na mag-antay ka, nangangahulugan lang yun na may dakilang ibibigay sa iyo ang Panginoon. Na may dakilang plano sa iyo ang Panginoon. Amen? Itong dakilang plano ng itong Panginoon sa akin. Itong napakadakilang ito na plano ng Panginoon para sa akin. Hindi ko rin naman ito basta-basta nakamit eh, di ba? Napakaraming taon din ang ginugol ko ng pagtitiis. Nagtiis ako sa madilim na kabanata ng buhay. Amen? At yun ay ang long-suffering. Ang buhay Kristiyano, puro pagtitiis. Buti nga ngayon ang mga full-time natin ngayon, ang mga kabataan natin ngayon na naglilingkod sa Panginoon o ang mga, sa panahon ngayon, ang Kingdom of Jesus, ang KOJF, itinaas na nga ng Panginoon eh. Kaya yung pagtitiis na nararanasan nyo, wala kayong sinabi sa pagtitiis ng unang panahon. Kung nagre-reklamo na kayo sa pagtitiis na ginagawa nyo ngayon, na naiinitan kayo, na yung pagkain nyo, gulay, pagkain nyo, upo, nagre-reklamo pa kayo nyo na, samantalang nung unang panahon, ang mga full-time, hati-hati sa isang pirasong tuyo. At minsan, para magkasya, hindi na nga nila kinakain, inaamoy na lang. Isipin nyo, inaamoy yung ulam, tapos susubo ng kanin para lang mabusog. Ganyan ang buhay noon ng Kingdom of Jesus. Pero nawalan ba ng kabuluhan ng pagtitiis ng mga yun? Tingnan nyo kung nasa ng Kingdom of Jesus na yun. Tingnan nyo kung nasa ng KOJF ngayon. Kung nasan tayo. May sarili nga tayong lugar o. Inoon ang KOJF. Saan nagsimula? Sa bakanteng lote.
sa tolda na pag naggawain, na pag nag-service at umulan, aba, kanya-kanya na kayo. Kanya-kanyang pandong na kayo, kanya-kanyang taksaklong na kayo. Na ang KOJF doon, iisang gitara lang ang meron. Sira-sira pa. Eh, nasa ng KOJF? Di pa ba tayo pinagpapahala ng Diyos? Eh, titignan nyo lang ang paligid nyo. Eh, libo-libo ang halaga ng mga yan. Walang-wala sa KOJF nun. Nawalan ba ng kabuluhan yung long suffering ng mga yun nun? Nawalan ba ng kabuluhan yung pagtitiis doon? At isa ako sa mga nakaranas doon. Naabutan ko yun, yung mga panahong nagtitiis ang KOJ. Kaya nga, feel lang ako eh, baka hindi nyo natatanong. Oo, feel lang ako. Pinalaki sa am. Dahil yun lang, linakain ko nung bata. Am. Alam nyo ba yung am? Alam nyo ba yung am? Yung sa baurang sinahe, walang lasa yun. Sige nyo. Sige nyo yung pinagtiisan ng mga leaders ng AOJ. Napag bumaha noon sa Norbertina, aba, baha talaga. Hanggang bewang ang baha. Yun ang church natin dati. Binabaha. Napag binaha yung church noon, hanggang bewang. At itinataas yung mga pagkain para hindi mabasa. At minsan nga noon, nakuwento pa sa akin, bumaha daw noon. At yung ulam nila na tuyo, nalaglag sa baha. Eh wala na silang uulamin nung gabi yun. Anong ginawa nila? Kinuha nila yung tuyo mula sa baha, hinugasan, kinain pa rin. Para lang may makain. Isipin niyo yun? Isipin niyo yung pagtitiis na yun. Eh kaya kayo ngayon mga full-time ngayon. Mga full-time ngayon na kabataan, napakapahalal yun. May mga sarili pa kayong conditioner. May tigisa pa kayong conditioner, shampoo. Eh noon, ang sabon sa damit, ang sabon panlaba, yun na rin ang sabon sa katawan. Eh ngayon, ibang sabon sa mukha, iba pa ang sabon sa katawan. Amen. May facial wash pa. At yan ang epekto ng long suffering ng mga true Christians ng KOJF mo. Etong KOJF na ito ngayon. Itong KOJF na tinutungtungan natin ngayon na kahit anong mangyari, imposibleng bahain. Mukha ba tayong babahain dito sa fourth floor? Long suffering. Amen? Next is gentleness. Be wise as a serpent, be gentle as a dove. Ang tunay na Kristiyano, mahinahon. Yan yung sinasabi ko kanina, na hindi nadadaan sa dahas lahat ng bagay. Hindi yung for an eye for an eye, a tooth for a tooth. Hindi ganun. Hindi yung fight fire with fire. Hindi ganun. Na pag ginutya ka, yayayain mo na ng suntukan. Hindi ganun.
be gentle, maging mahinahon ka sa lahat ng bago. Huwag kang sigaw ng sigaw. Huwag mainitin yung ulo mo. Ang tunay na Kristiyano, hindi mainitin ang ulo. Kahit mainit na ang panahon, cool na cool pa na. Cool na cool pa rin. Chillax ka lang. Mag-judge ka mo. Amen. Chill ka lang. Huwag kang mainitin. Huwag lahat ng bagay dinadaan mo sa init ng ulo. Dahil walang masusolusyon ng init ng ulo. Amen? Amen? So, gentleness. Next is goodness. Maging mabuti tayo. Amen? Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Do unto others what you want them to do to you. And do not do unto others what you don't want them to do to you. Sa Tagalog, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Huwag kang manlamang sa kapwa kung ayaw mong lamangan kanila. Huwag mong dayain ang iyong kapwa kung ayaw mong madaya ka. Huwag mong tapakan ang iyong kapwa kung ayaw mong tapakan kanila. At respetuhin mo ang iyong kapwa kung gusto mong marespeto ka. Amen? Because respect is earned. It is not given. Amen? Inaani ang respeto. Hindi natin basta-basta makukuha ang respeto. Kailangan mo rumespeto para respetuhin. Amen? Naiintindihan ba namin? Sige po, malakpak nga muna ng mga nakakalitin. Respeto. Sabihin nga natin, respeto. Napaka-importante. Goodness. At ang sumunod ay faith. Ano sa Tagalog ang faith? Ano sa Tagalog ang faith? Pananampalataya. Siyempre, hindi ka nang patuturin na isang Kristiyano kung wala kang pananampalataya. Isa yan sa napaka-importante. Ang pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? What is faith? Faith is trusting without seeing. Yung naniniwala ka na kahit hindi mo pa nakikita. Amen? Naintindihan ba natin? Yun ang faith. Naniniwala na tayo kahit hindi pa natin nakikita. And that is what we need, faith in God. Kailangan natin ng pananampalataya. Sabihin ng marami, wala namang Diyos eh, hindi na ba natin nakikita eh. Tanong ko sa'yo, may utak ka ba? O may isip ka ba? Tanong ko sa inyo, may isip ka ba? May isip ka ba? Paano mo nalaman? Nakita mo na ba? Nakita mo na may isip mo? Ha? Hindi nyo pa nakikita yung isip nyo, di ba? E paano mo nasabing may isip ka? Sige nga, paano mo nasabing may isip ka kung hindi pa pala nakita yung isip mo? Ano, mga pilosa po ang sagot? Wala lang, naisip ko lang. Yan ang faith. Pinaniniwala ako may isip ka kahit hindi pa nakikita. Amen? Same thing as God. Paniwalaan mo kahit hindi pa nakikita.
naniniwala ka, may isip ka dahil nararamdaman mo na may isip ka. Same thing with God. Nararamdaman ng Panginoon. Nararamdaman natin ang kabutihan niya sa atin. Amen? Nararamdaman natin yung faithfulness niya sa atin. Amen? So, okay. Next is meekness. Ano ang meekness? Sige nga. Ano ang meekness? Sino nakakalam ng meekness? Kung ano yung sabihin ng meekness? Taas ang kamay. Wala. Sino nakakalam na yung sabihin ng meekness? Sige, alam ni Mami Mars. Mami Mars, ano po ang weakness? Para alam po nila. Pagiging maka masunurin. Amen. So yun ang weakness. Yung handa kang sumunod because you are humble. May humility ka. May puso ang mapagpaumbaba. Hindi yung pag-inutusan ka ng iyong leader na, uy, sister, uy, brother, tulungan mo naman ako maglinis ng CR. Tulungan mo naman ako magwalis, oh. Tulungan mo naman ako maglinis. Hindi yung isasagot mo, ikaw na, kaya mo na yun, laki-laki mo na yun. Tanda-tanda mo, magwawalis lang. Hindi ganun ang humility. Ang humility na pag inutusan ka o pag sinabihan ka ng brother, sister, mag-follow up ka naman, oh, mag-share ka naman ng gospel. Hindi na, ayoko na kayo na lamang. Init-init eh. Init-init ng panahon eh. Ayoko lumabas ng bahay. Dito lang ako, nanonood na lang ako ng TV. Hindi ganun ang meekness. Ang meekness, marunong ang magpakumbaba. Amen? Naintindihan ba natin? Next is temperance. Anong temperance? Yan yung anong temperance? Hindi mainitin ang ulo. Kung sinasabi ko kanina. Marunong ka mag-control na temper mo. Meron kang self-control sa temper mo. Hindi yung mainitin ka ng ulo na sigaw ka ng sigaw. Hindi yung lahat ng bagay dinadaan mo sa sigaw. Hindi yung lahat ng bagay dinadaan mo sa init ng ulo. Hindi nyo ba napansin? Magkaka-related niyang bawat isang yan sa isang isa. Amen? Pag may love ka, pag marunong kang magmahal, may kaligayahan ka. Amen? Pag may kaligayahan ka, pag may tunay kang kaligayahan, meron kang kapayapaan. At pag meron ka nitong tatlong to, marunong ka magmahal, meron kang kaligayahan, meron kang kapayapaan, kaya mong mag-tiis. Amen? At pag kaya mong mag-tiis, you are a patient person, pasensyoso ang tao, matututo ka ng gentleness. Matututo kang maging mahinahon. At pag gentle ka, the tendency is you are a good person. Meron kang kabutihan sa puso mo. Amen? At pag meron ka ng lahat ng to, ang tendency nun is kaya mong manampalataya sa Panginoon. Faith. Amen? And if you have faith in God,
matututo ka. Maging mapagkumbabahan sa sumunod. Amen? Nagigits ba natin? At pag marunong ka magpakumbaba, at meron ka ng lahat ng to, you have love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, and meekness. Siyempre, marunong ka ng mag-control ng iyong sarili. You have self-control of your temper. Amen? So, package lang ng yan. At yan ang mga bunga ng isang tunay na Kristiyano. Amen? Sige, palakpakan muna natin ang Panginoon. Kalapitin mo nga katabi mo, itanong mo nga kung alin dyan ang meron siya. Ay, hindi. Mali ang tanong ko. Ilan dyan ang meron siya? Mapahalag ka pag lahat meron ka. Pero pag sinagot mo sa katabi mo, dalawa, tatlo lang siguro, apat lang siguro meron ako dyan. Wala pa ata ako ng dalawa eh. Aba, kailangan mo pang lumalim sa Panginoon. Kailangan mo pang matuto dahil wala ka pa ng lahat ng yan. Kailangan mo ng lahat ng yan. Amen? At naniniwala naman ako na lahat tayo nandirito ay mga tunay na Kristiyano. Amen? We are true Christians dahil meron tayo ng lahat. At nasaksihan ko yan kagabi nung kami naglalaro rito. Para sa mga wala mo rito kagabi, kasi naglaro kami rito kagabi. Naglaro kami mga mula 5 na, mga 5:30. Inabunta nga kami ng alas 8, naglalaro pa rin kami, hindi na namin napansin. Kaya sobrang saya. Alam mo, nasaksihan ko lahat yan kahapon. Nakita ko yung love ng bawat isa para sa isa't isa. Nakikita mo talaga yung pagtutulungan nila sa paglalaro. Pero at the same time, nakikita mo pa rin yung joy. Dahil grabe talaga yung tawanan dito kagabi. Grabe yung alakakan dito kagabi. Lalo na nung may nagbinaw talaga, grabe yung tawanan dito kagabi. Hindi nila may paliwanag yung ligaya dito kagabi. Nagtatalunan sila rito. Bagamat may natalo, may mga talo, naglusutan pa nga sila rito. Nakita mo nakangiti pa rin ang bawang isa kagabi. Amen? And at the same time, may peace pa rin sila. Dahil walang nagsuntukan dito kagabi. Sa kabila ng grabe yung kompetisyon namin kagabi rito, sa kabila ng talagang grabe pinaglalabanan talaga nila bawat isa gusto manalo. Wala nang away dito kagabi. Amen? Amen? Kaya naniniwala ako na itong mga kabataan ko. Kayo mga kabataan ko are now true Christians. Amen? So huwag niyong kakalimutan ito. Kahit saan kayo mapadpad, bear these fruits. Alalahanin niyo na dapat meron kayo itong mga ito. Amen? Amen? So, reviewin nga muna natin. Ano yung number one natin? Sige, ano yung number one natin? Persecution is? Common to a true Christian. Number two? You must not be afraid of persecution. Number three? Persecution must not stop us to bear fruit. At ang number four, pakibasa nga natin. Pakibasa nyo ng malakas. Please, pakibasa nyo ng malakas. Go! Jesus Christ,
binasa nyo? Jesus Christ was also persecuted. Isipin niyo? Si Kristo! Si Kristo na higit sa ating lahat. Siya mismo kinutya. Eh how much holy ka? Natao ka lang. Nalilikha ka lang. Amen? Eh kung si Kristo nga na lumikha sa'yo, kinutya, ikaw pa kaya? Amen? Jesus Christ was also persecuted. Sino mga nag-persecute sa kanya? Yung mga Pharisees. Hindi ba, no? Hindi ba? Tinawag pa siyang false prophet? Pinapako pa sa krus. Si Kristo. Si Kristo mismo kinutya. Pinako pa sa krus. Bakit pinako si Kristo sa krus? Alam niyo ba kung bakit pinako si Kristo sa krus? Bakit pinako si Kristo sa krus? Dahil sa mga kasalanan namin. Pinako si Kristo dahil sa kasalanan hindi naman siya ang may gawa. Pinako si Kristo dahil sa kasalanan tayo ang may gawa. Pinako si Kristo dahil sa pagmumura natin, dahil sa pornografiya natin, because of the lust of our eyes, because of the lust of our flesh, sa mga mithiin nating makamundo, pinako si Kristo. Pinako si Kristo dahil sa kasalanan mo para mapatawad ka. Isipin mo yun? Hindi naman siya may gawa ng kasalanan. Wala nang kasalanan si Kristo nang pinako eh. Napakalinis na tao. Walang kasalanan. Si Kristo lang ang nagkatawang tao na hindi kumamit ng kasalanan. Pero siya pa ang pinako sa ko. Siya pa ang namatay. Eh dapat tayo ang namamatay. Dapat tayo ang pinapako sa krus eh. Dahil tayo itong makasalanan eh. Hindi ba? Pero may sumagot ng mga kasalanan natin. Isipin niyo yun. Isipin niyo kung gano'ng kabuti si Chris. Isipin niyo yun. Isipin niyo yun. Yung pagmamahal na meron si Kristo. That is unconditional love. Amen? Unconditional love yun. Grabe yung ganung klaseng pagmamahal. Namamatay ka. Para sa kasalanan ng iba. Eh yung mapagbintangan ka nga lang sa kasalanan hindi mo ginawa. Naiinis ka na, di ba? Sobrang nagagalit ka na. Parang gusto mo nang patayin yung may kasalanan talaga. Pero iba si Kristo. Pinili niyang mamatay para sa kasalanan hindi niya naman ginawa. Pinili niyang mamatay para sa kasalanan mo, para sa kasalanan ko. Amen? Kaya Jesus Christ was not called a savior for a reason. Tinawag siyang Savior dahil dito. Tinawag siyang tagapagligtas dahil handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para sa atin. Amen? Yun ang pinakadakilang bayan na kilala ko, si Kristo. Amen? Kaya pag ako tinatanong, who is your favorite hero? O nang iba? Si Kristo. And who is your favorite superhero? Si Kristo pa din. Alam niyo ba yung kantang yung pambata, yung si Kristo ang aking superhero? Yung, di na ko believe kay Superman, di na rin ako believe kay Batman. Alam niyo ba yung Tagalog na yun?
kahit lumilipad lumalaban, marami rin namang kahinaan. Amen? May mga kahinaan tong mga to. Si Superman, anong kahinaan niya? Bato? Bato lang ang kahinaan ni Superman. Kryptonite. Sipin niyo yun. Si Batman, anong kahinaan? Ni hindi nga nakakalipad si Batman. Amen? Ang mga superhero na to, may kahinaan itong lahat. Pero si Kristo walang kahinaan. God is perfect. He's the best superhero I know. Amen? At kung yung superhero na yun, siya mismo ay kinutya, how much more tayo? Amen? So why be afraid of persecution kung yung mismong master natin pinersecute? Kung yung mismong master natin pinersecute? Basahin natin, remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. Hindi tayo mas mataas kay Jesucristo. Amen? Hindi tayo mas mataas sa amo natin. Alipin lang tayo ni Kristo eh. Dilikha lang tayo ni Kristo. Tagasunod lang tayo ni Kristo. If they have persecuted me, they will also persecute you. Kung si Kristo pinersecute, tayo rin makakaranas ng persecution. Amen? And if they have kept my saying, they will keep yours also. Amen? Pag pinersecute ka nila, ay pag pinersecute nila si Jesus, ipapersecute din kayo. Pero pag handa silang makinig kay Jesucristo, handa rin silang makinig sa inyo. Kaya huwag kayong matahong sa persecution. Do not back out on preaching the gospel. Huwag kayong manghina na sabihin yung katotohanan. Dahil pag handa silang makinig kay Kristo, handa silang makinig sa inyo. Makikinig at makikinig sila sa inyo. Amen? So if Jesus was persecuted, we will also be persecuted. Amen? Sabi ni Jesus yan. So ang number 5 natin is, the followers of Jesus before were also persecuted. Kilala ba natin yung mga great man and woman of the Bible? Sino mga kilala natin mga great man and woman of the Bible? Sige nga! Sino mga kilala yung man and woman of the Bible? Wala kayong kilala? Grabe naman kayo. Pero kilala nyo si Aunt Curtis, no? Kilala nyo si Ma Salvador, no? Sigurado yan! Pero wala kayong kilala sa Bible? Naku, kailangan yung re-reassess yung mga sarili. Dahil itong mga to, mga mighty woman to, mga mighty men and woman to, walang sinabi yung mga artista rito. Walang, niwala ng kabuluhan yung mga pinagagawa ng mga artista eh. Ano ginagawa ng mga yung magbubad sa TV? Magpakita ng tiyan? Magpakita ng puso? Walang kwenta yung mga yun sa ginawa ng mga to. Itong mga to, mga namatay to para kay Kristo. Amen? Si Paul, nakulong dahil pinapanaganap niya yung gospel. Si Paul, nakulong. Sabi ko po sa inyo, nakulong. Isang panahon ngayon, hindi ka na nga makukulong eh.
pag pinalaganap mo yung gospel. Amen. Si Stephen, he was stoned to death. Binato hanggang kamatayan. Isipin niyo yun. Mas gugustuhin mo pa siguro mamatay ng biglaan pag binaril eh. No, kaysa yung batuhin ka hanggang kamatayan. Napakasakit po. Pero si Stephen, namatay siya ng pinagbabato. Dahil pinapalaganap niya yung salita ng Diyos. Isipin nyo, eh sa Pilipinas nga ngayon, hindi naman illegal eh. Amen? Mapahalad nga tayo dahil mga Pilipino tayo eh. Mapahalad nga tayo dahil dito tayo pinanganak sa Pilipinas eh. Dahil dito sa Pilipinas, hindi illegal ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kasi we are called a Christian nation. Isang Kristiyanong bansa ang Pilipinas. Alam niyo ba na sa China, sa Abu Dhabi, sa mga Arab nations, alam niyo ba na bawal ang salita ng Diyos? Alam niyo ba na bawal magpasok ng Bible? Bawal magpasok ng Bible sa China at saka sa mga Arab nations. Sa UAE, sa Dubai, sa India, bawal magpasok ng Bible. Isipin niyo. Kaya ang mga Kristiyano sa China at sa ibang bansa na bawal ang Christianity. Alam niyo ba ang mga Bible nila doon? Isang piraso lang. Tinatago pa nila. At pinupunit-punit nila. At pinagpapalit-palit nila. Kunyari, etong lingkog to, sa yung page na to. Alam mo ba ginagawa nila ron? Minememorize nila yung buong Bible. Yung page na nakuha nila, for one week, minememorize nila. Dahil after a week, next week, magpapalitan naman sila. Dahil hindi sila pwedeng magkarga ng Bible. Illegal ang Bible sa kanila. Ang mga Bible nila ron, per page tinatago nila. Kaya alam nyo ang mga Kristiyanong Chinese at saka mga Kristiyanong Arab, mga Indiano na mga Kristiyano, napakainit ng mga yan. Mga uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. At tinatawag sila na walking Bibles. Literal na walking Bibles dahil memorize nila ang Bible from cover to cover. Memorize nila ang Bible. Dahil wala silang choice kundi i-memorize ang Bible. Dahil illegal ang Bible sa kanila. Hindi nila pwedeng bitbitin. Kaya kailangan nilang i-memorize. E tayo, napakaraming Bible sa National Bookstore. Napakaraming Bible sa mga bookstore. Bibiliin mo na lang. Pero hindi mo pa rin mabili. Bibili ka ng Bible, tapos katabi ng Bible, twilight. Yung twilight na lang ang bibiliin mo. Katabi ng Bible, Wattpad. Yung Wattpad na lang ang bibiliin mo. Eh samantalang sa ibang bansa, illegal ang Bible. Pinaghihirapan nilang makuha to. Sa atin, libre-libre ang Bible. Kahit saan pwede mong kargahin ang Bible. Pero bakit hindi natin magawang bitbitin ang Bible? Hindi ba? Kaya nga minsan sabi mo, sana naging illegal na lang din palang Bible sa atin. No? Para maging maiinit tayong Kristiyano na handang i-memorize ang Bible. Amen? Amen? The followers of Jesus were also persecuted. Noah! Kilala niyo ba si Noah? Yung gumawa ng arka? Hindi ba pinersecute din siya? Anong sabi sa kanya ng mga tao? Aba, baliw na kata itong matandang to. Ang araw-araw tapos sabihin mong babaha?
ang init-init ng panahon, tapos sinasabi mo sa amin, tandang Noe, nababaha. Pero nagkamali ba si Noe? Abay, bumaha nga. Sinira ng Diyos ang mundong ibabaw na ito. Amen? Amen? Napakaraming mighty men and women of God ang pinersecute sa Bible. Pero nasan sila ngayon? Nawalan ba ng bunga yung persecution nila? Sumuko ba sila sa persecution? No. Nasan sila ngayon? Kapiling ang Diyos sa langit. May mga mansyon sa langit. Lumalakad sa ginto sa langit. Alam mo, yun na lang ang pangarap mo ngayon sa buhay. Wala na akong pangarap na malaki sa mundong ito. Yun na lang ang pangarap ko sa buhay. Ang magkaroon ng mansyon sa langit. Ang lumakad sa ginto. Napakasarap siguro ng feeling ko. Amen? That is my greatest dream. Ang makapasok sa langit. To be with God. Amen? Dahil sa langit, wala nang problema. Hindi ka na mamong problema sa langit. Wala nang ibang gagawin doon kundi pag-awitan. Amen? Ang sabi sa Matthew 6:12, and forgive us our debts as we forgive as debtors. Patawarin natin yung mga nangungutya sa atin. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob sa kanila. Amen? Bagkos ipag-pray pa natin sila. Pag sinabihan ka na, ano ba yan ang baloy mo naman? Anong isasagot mo sa kanya? Thank you. God bless you. Ganun. Pag sinabihan ka na, bakit mo? Huwag mo sabihin, bakit is pangit ka? Huwag ganoon. Sabihin mo, thank you. God bless you. Ganoon. Pero pag sinabi ang apogi ka, mas mag-thank you ka talaga. Laki ang thank you mo, sigawan mo, thank you. Ganoon. God bless you ka mo. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Patawarin mo yung mga namutya sa'yo. Amen? Huwag mo siya, huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kanila. Na yung tipong pag kinutsa kanila, sasabihin mo sa kanila, ah, wala ka ng pag-asa, pumasok na lagi, pupunta ka na impero ka, ganun. Magsama kayo ni Satan! Ganun, hindi ganun. Mali po yung ganun. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob sa kanila. Amen? Sige, palakpakan muna natin ang Panginoon. And number six, blessed are the persecuted. Ito ang paborito ko. Kaya merong kanta na, blessed are the persecuted, blessed are the weak and wounded, kay Mariah Peters. Isa yun sa mga paborito kong kanta. Kasi tunay nga, na blessed are the persecuted. Matthew 5:10, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ka pag nakakaranas ka ng pangungutya. Mapalad ka pag ikaw ay pinapersecute dahil sa'yo ang kalangitan. May mansyon kang nakalaan sa langit. Amen? Bakit ka mamahalan? Dahil ikaw ay tunay na Kristiyano. Hindi ka naman kasi makakaranas ng persecution pag hindi ka tunay na Kristiyano. Amen? Bakit? Sino ba ang inaatake ni Satan? Siyempre yung kaaway niya. Yung alam niyang mailit sa Panginoon. Yung alam niyang naniniwala sa Panginoon. Yung alam niya na ginagawa ang will ng Panginoon, yun ang kinakalaban ni Satan. Yun ang mga nakakaranas ng persecution. Which means, pag hindi ka nakakaranas ng persecution, masakit pang marinig, pero
kakampi ka ni Satan. Isipin mo yun. Pag hindi ka pala nakakaranas ng persecution, kakampi ka ni Satan. So, anong tawag sa'yo? Diablo? Ang hirap naman tawagin Diablo. Amen? Naintindihan ba natin yun? Pag hindi ka nakakaranas ng persecution, isa ka sa mga kakampi ni Satan. Tignan mo yung mga sikat na artista sa Hollywood. Hindi sila nakakaranas ng persecution, di ba? They have everything. Fame. Fortune. Hindi ba? Nasa kanilang karangyaan. Nasa kanilang katanyagan. Nasa kanilang kayamanan. Bakit? Dahil kakampi sila ni Satanas eh. Nagsamla sila ng kaluluwa. Ano tong mga to? Illuminatis. Have you ever heard of them? Narinig niyo na ba ang salitang Illuminati? Alam niyo ba kung anong mga Illuminatis? Illuminati. It is the Church of Satan. Yun yung yun yung symbol nila, yung pyramid na may mata sa gitna. Alam niyo ba yun? Yung pyramid na may mata sa gitna. Na pag nakita kayo ng dollar sign, alam niyo ba ay dollar sign? Yung dollar bill, nasa likod ng dollar bill yung logo na yun. Illuminati yung Church of Satan. Isipin niyo yun? Sa likod ng pera ng Amerika, may logo ng Church of Satan. Pera ng Amerika yun. Kasi ngayon, everything in the US, everything in America, mula entertainment, hanggang politics, hanggang sports, kontrolado ngayon ng Church of Satan. Illuminatis. At dati, tinatago yun. Pero ngayon, pinoproklama pa nila. Proud pa sila ngayon. Ganyan ang makasalanan ng mundong ito. At sino-sino yung mga opisyal nun? Isipin mo, ang mga opisyal ng Church of Satan, ang mga opisyal ni Satan ay mga sikat at mga tinitingala ng mga tao. Kanye West, Jay-Z, kinala niyo ba yung mga tao to? Beyonce, kinala niyo itong mga to? Yung kumanta ng Single Ladies. Amen, mga sikat na artista. Walt Disney, kinala niyo si Walt Disney? Kinala niyo Walt Disney? Gumawa ng mga movies na Frozen, mga cartoons. Isipin nyo yun. Mickey Mouse, Lion King, Little Mermaid, Snow White, Cinderella, Disney princesses na kinahihiligan natin. Isipin nyo, Walt Disney yung creator nun ay isa sa mga opisyal ng Illuminati. Isa sa mga opisyal ni Satanas. Kaya ganun na lang kung mahumaling ang mundo sa mga Disney pictures, sa mga Disney movies. Kaya ganun na lang umakapangakit yung mga yun. Dahil may mga subliminal messages yung mga yun. Amen? Amen? Everything, halos lahat ngayon, kontrolado na ni Satanas. Alam niyo ba yung Hotel California na kanta? Di ba sikat na sikat yun? Yung Hotel California. Siguro yung mga bagong, yung mga medyo bata-batang kabataan, hindi nyo pa, hindi nyo alam, hindi nyo narinig yun. Dahil medyo lumang kanta yun eh. Yung Hotel California. The song itself, pag pinakinggan nyo yung lyrics ng Hotel California, tungkol yun sa Church of Satan. Once you get in, you can never get out. Once na sinanglamo ang kaluluwa mo kay Satanas, wala nang bawian. Wala nang balikan. Amen? Kilala niyo ba si Tupac? Yung rapper? Hindi niyo nakilala yan, hindi niyo na inabutan. Isa siya sa mga nagsangla ng kaluluwa niya kay Satan. Pero at the point of time,
may isa siyang kanta na ni-release. Kung saan tinatalakay niya na ayaw niya na. Nakita niya kung gaano kasama ang nangyayari. Nakakilala siya. Namulat siya sa katotohanan kung ano ang impyerno. At ayaw niya na. Pero wala na siyang magawa dahil nakasanla na yung kaluluwa niya. Pero dahil ine-expose niya na dati kung ano ang nangyayari sa Illuminati, pinatay siya. Di ba? Namatay si Tupac. Dahil wala nang bawian once na naisang lamo na ang kaluluwa niya. Katy Perry. Kilala niyo si Katy Perry naman siguro, di ba? Anong sabi niya sa isa sa mga interview niya? Because I sold my soul to the devil. Ang binato siya, nakakapangilabot. Dati tinatago ito, ngayon proud na proud sila. Anong sabi niya? Sinangla ko ng kaluluwa ko sa demonyo. At si Katy Perry ay anak po ng pastor. Di niyo alam yun, no? Na si Katy Perry ay isang anak ng pastor na ang tatay niya ay isa sa pinaka ay isa sa mga pastor na may malalaking church sa Amerika. Pero anong nangyari kay Katy Perry? Nagsanla ng kaluluwa kay Satanas para sa pera, para sa katanyagan, para sa kasikatan. Isipin yun, walang pinipili si Satanas. Anak ng pastor yun, ha? Kristiyano yun, ha? Isang dating gospel singer. Kumakanta dati ng mga kanta para kay Lord. Isipin mo, tapos ngayon, anong kinakanta? California Girls. Where in fact, Hotel California is the Church of Satan. At doon mismo sa Hotel California, sa basement ng Hotel California, doon nakatatag ang Church of Satan. Kaya may mga kantang Hotel California, Californication, California Girls. Pag pinakinggan nyo ang lyrics ng mga yan, it's all about being in the Church of Satan. Amen? Yan ang mga hindi nyo alam, kabataan. Dahil nakisunod lang tayo sa uso. Hindi na natin pinapakinggan maigi kung ano yung naririnig natin mga musika ngayon. Basta maganda yung tunog, pwede na yan. Amen? Akala natin maganda ang tunog. Hindi nyo nga alam. May kanta ng One Direction na all about sex. Pero hindi nyo alam mo. Alam niyo siguro yung kanta ng One Direction na Live While We're Young, di ba? Alam na alam nyo, nakakauna. Pero hindi nyo alam na it's all about sex. Dahil hindi nyo binabasa yung lyrics. Basahin nyo ang lyrics. Tonight, let's get some and live while we're young. It's all about sex. Tungkol sa sex. Primarital sex. Ang kantang yun. Di niyo pa napansin? Ang mga kanta ngayon na nire-release, na nasa billboards, na nasa mga radyo, kung saan-saan, wala nang ibang matinong kanta ngayon, puro tungkol sa puwet. Hindi ba? Tungkol sa pagtatwerk. Ano mga kanta to? Anaconda? Anong kanta yun? Tungkol sa puwet? Puro puwet? Wala na bang matinong maisip mga kanta ngayon? Grabe! Grabe ang mundo ngayon. Saan ka nakakita ng kanta na dedicated para sa puwet? Nakakatawa! Kanta para sa puwet? Nasa ng utak ng mga tao ngayon? Nasa puwet? Di ba? Grabe ang mundo ngayon. Niwala na nga rin mga sense, mga sinasabi ngayon sa telebisyon.
Eh di wow, ano ibig sabihin nun? Sinasabi lang yun ng mga wala nang maisip. Sinasabi yun ng mga mangmang na wala nang... Di ba yung pag nababara na, wala nang masabi? Eh di wow, wala nang masabi. Sinasabi yun ng mga hindi marunong mag-isip. Eh di wow. Di ba? Wala nang mga silbi, wala nang kabuluhan, wala nang kahulugan mga sinasabi ngayon. Pumpanis? Ano yun? Ano ibig sabihin ng pumpanis? Half Bombay, half Japanese? Pumpanis? Walang kwenta. Di ba? Ano ibig sabihin ng pumpanis? May masabi lang tayo. Di ba? Basta lang may masabi tayo. Walang kakwenta-kwenta. Di mga kanta nga ngayon, wala rin kakwenta-kwenta. Boom, kara-karaka. Anong salita ang kara-karaka? Saan ka nakakita ng diksyonary yung may salitang kara-karaka? Di ba? Nakakainis. Puro ka baklaan. Katuhin mo yan ngayon sa TV. Yung mga kanta, wala nang kapuluhan. Paulit-ulit ang lyrics. Push mo yan, te. 2 minuto, yun lang ang lyrics. Walang kwenta. Samantalang nung unang parang nagkaganda ng mga kanta. Pero pasaklap ng pasaklap ang mundong ito. Amen? Palala ng palala ang mundong ito. Amen? Kaya mapalad kayo pag kayo'y napopersecute sa pagkatunay kayong Christian. At pag hindi kayo nakakaranas ng persecution, abay, mag-isip-isip na kayo. At simulan nyo na hanapin ang sarili nyo sa piling ng Panginoon. Number 6. Last. Rejoice and be glad. Matuwa ka dahil napopersecute ka. Amen? Nagigets ba natin yun? Matuwa ka sapagkat na-persecute ka. Rejoice and be glad. Hindi ka dapat nalulungkot. Hindi mo dapat iniiyakan. Pag ikaw ay nakukutya, pag ikaw ay nakakarinig ng masasakit na salita, huwag mong iyakan. Huwag mong luha kung pataan ng luha. It's not worth it. Amen? Rejoice and be glad. Acts 5, verse 41. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Amen? Napakaganda. They were rejoicing dahil nagdudusa sila para sa pangalan niya. Amen? Handa sila, maligaya sila, masaya sila dahil nagdudusa sila. Naghihirap sila para sa pangalan ng Panginoon. Amen? Sige, palakpakan muna natin sa Panginoon. Mahal mo ba ang pamilya mo? Isa pa, mahal mo ba ang pamilya mo? Yes! Handa mo bang gawin ang lahat para sa kanila? Yes! Handa ka bang masaktan para sa kanila? Yes! Ang tanong mo sa'yo, ang pamilya mo ba tao? Mahal mo ang pamilya mo? Yes! Handa ka masaktan sa kanila? Yes! Handa kang magtiis para sa kanila? Yes! Ngayon ang tanong mo sa'yo, mahal mo ba ang Diyos? Hanggang saan mo kaya magtiis para sa Kanya? Kaya mo rin bang magtiis para sa Kanya? Kaya mo rin bang masaktan para sa Kanya? Kung kaya mo para sa pamilya mo, eh how much more ang Diyos? Eh ang pamilya mo, pwedeng magkulang yan sa'yo. May mga pagkukulang yan sa'yo. Hindi lahat ng bagay kaya ibigay sa'yo. Hindi lahat ng pagmamahal nila kaya nilang ibigay ng bumbu sa'yo. Pero ang Diyos kaya. So how much more?
can we not suffer for God? How much more na hindi natin kayang pagtiisan ng Panginoon? Amen? Kung kaya natin magtiis para sa ating best friend, para sa ating mga kamag-anak, para sa ating pamilya, how much more ang Diyos na mahal na mahal na mahal tayo? Amen? Sabi ko nga sa mga kabataan kahapon, gano'ng makahirap mahalin ang isang tao, sobra-sobra ang pagmamahal sa iyo. Mahal mo o mahal ako? Mahal ko o mahal ako? Diba? Sino ang mahal mo? Ang mundong ito? O ang Diyos na nagmamahal sa iyo? Sino? Sinong pipiliin mo? Gaano ba kahirap mahalin ang Panginoon na handang mamatay para sa kasalanan? Gaano ba kahirap mahalin ang Panginoon na pinako sa krus, na binutas ang kamay, binutas ang paa, sinaksak sa tagiliran, nagpasan ng krus, nilagyan ng tinik sa ulo, at namatay para sa iyo? Gaano ba kahirap mahalin? E kung ang pamilya mo nga, mahal na mahal mo, hindi pa handang mamatay para sa iyo, how much more ang Panginoon na namatay para sa iyo? How much more ang Panginoon na kaya ibigay lahat sa iyo? How much more ang Panginoon na when you have no hope left, kaya-kaya kang pipitin uli ng Panginoon? How much more na hindi mo kayang mahalin ng Panginoon na pag nahihirapan ka na sa buhay mo, handa ka niyang ipasan sa kanyang lingkuran at siya ang lalakad para sa iyo. Amen? How much more can you not love God? How much more can you not suffer for the love of God? Kaya ako, I will not treat my God for anything. Hindi ko ipagpapalit ang Diyos ko sa kahit anong bagay sa mundo ni Babo. Papiliin mo ko kung maging presidente ako ng Pilipinas o maging isang alila na lang na nagmamahal sa Diyos. Mas pipiliin mo pa rin maging isang alila na mahalin ng Diyos kaysa maging aking itong bansang ito. Nothing in this world can satisfy. Nothing in this world can give me peace, can give me joy, can love me like Christ. Walang bagay sa mundong ibabaw. Walang sino mang tao sa mundong ibabaw na ito ang kaya magmahal sa akin katulad ni Kristo. Hindi ko talaga maisalpa, maigis, hindi ko mapagkasya sa utak ko, sa puso ko, kung gano'ng kamahal ng Panginoon. Dahil sobra, sobra, sobra yung pagmamahal na sa akin. Ni hanggang ngayon, na-amaze pa rin ako na kayang mamatay ng Panginoon para sa akin. Ni hanggang ngayon, na-amaze pa rin ako na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, na sa kabila ng araw-araw ako noong lasing, na sa kabila lahat ng araw-araw ako noon na pwede na akong mamatay noon, na ilang beses na ako maaaring mawala ng buhay noon, dahil palagi ako nasa kalsada at kung sino-sino nakakasalamuha ko, hindi ko pa rin na-amaze pa rin ako na sa kabila ng lahat ng yun, pinotektahan ako ng Panginoon.
na sa kabila ng lahat ng yun, nandito pa rin ako, nakatayo sa akin. Na sa kabila ng lahat ng yun, nahabag pa rin ang Panginoon sa akin at binigyan pa rin ako ng pagkakataon na tumayo sa harap ng ibahagi ang lahat. So anong karapatan ko para hindi mahalin ng Panginoon na minahal ako ng sobra-sobra? Eh parang utang na loob ko na nga lang to. Parang utang na loob na lang dahil grabe na yung ginawa ng Panginoon para sa akin. Grabe na yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen? So how much more na hindi mo mahalin ng Panginoon? So ang tanong ko sa'yo ngayon, kaya mo bang magsakripisyo para sa Panginoon? Kaya mo bang magdusa? Kaya mo bang tumanggap ng persecution para sa Panginoon? Amen? Isipin niyo yung mga kabataan niyo. Isipin niyo kung gaano kayo mamahal ng Panginoon. Para hindi kayo hanggang magdusa para sa kanya. Kaya ako pag naghihirap, pag nakakaranas ako ng pagdudusa, ng persecution, wala ko ibang sinasabi. Let it flow. Lord, just let it flow. Ibigay mo lang sa akin. Dahil alam ko, after ito, may reward na nag-aantay para sa akin. Dahil wala namang ibibigay ang Lord sa akin na hindi ko kakayahan. Wala namang problema na walang solusyon. Dahil ang problema, walang solusyon. Aba, huwag mong problemahin dahil wala namang palang solusyon. Amen. For blessed are the persecuted. Because it is a true sign of Christianity. Amen. Tayo lang tayo tumayo. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasures. And most of all, it's His mercy. Ang kanyang ama, tanging ama, ni Kristo. Na makapagbibigay sa atin ng contentment sa buhay. Walang ibang dahilan, kabataan, kung bakit ka narito ngayon, kung bakit ka nandyan. At kausap ang Panginoon, kung bakit ako narito sa harap niyo ngayon, walang ibang dahilan kundi ang habang ng Panginoon sa mga buhay natin. It's because of His grace. It's because of His mercy.
pag ng Panginoon kung bakit tayo narito. Grabe ang pagmamahal ng Panginoon para sa sobra-sobra pagmamahal meron ng Panginoon para sa so how much more na hindi natin kayang mahalin ang siyang nagbigay ng buhay sa atin, ang siyang lumikha sa atin. How much more na hindi natin kayang magsakripisyo, mumunting sakripisyo para sa napakalaking reward. Kapiranggot na sakripisyo. Eh ito nga lang ang dinaranas natin, sakripisyo. Pangungutya nga lang eh. Verbal abuse nga lang eh. Walang-wala sa sinabi ni Kristo. Hindi ka naman nagpasan ng krustulan ni Kristo ah. Nagsuot ka ba ng tinik tulad ni Kristo? Pinako ka ba sa krus tulad ni Kristo? Namatay ka ba tulad ni Kristo? Siya lahat nangyari sa Kanya yun para sa atin. So anong karapatan natin umangal sa mga mumunting sakripisyong nararanasan natin para sa Kanya? Walang sinabi lahat ng yan. God's grace and mercy for us is unmeasurable. Hindi ko talaga masuka yung pagmamahal at habag ng Panginoon para sa akin. Araw-araw naka-amaze pa rin ako. Araw-araw, nasasabing pa rin ako maranasan. Dahil araw-araw, laging may bago ang Panginoon para sa akin. Araw-araw, laging mayroong bago ang Panginoon para sa inyo. So sa araw na itong Panginoon, kung handa ka ng talikuran ang mundong ibabaw na ito, if you are ready to turn away from the wrong system of this world, kung handa ka nang itakwil ang kasalanan ng maling sistema ng mundong ibabaw na to at tawagin ang sarili mo true Christian, tunay na Kristiyano, get ready for persecution at humingi ka ng kalakasan sa Panginoon. Ngayong araw na to, humingi ka ng strength from the Lord. Humingi ka ng lakas para sa Panginoon. Humingi ka ng lakas mula sa Panginoon at para sa Kanya. Dahil sa Kanya lang, para sa Kanya lang naman lahat ng to. So kung ngayong araw na to, buo na ang puso ng desisyon mo para tawagin ang sarili mo sa tunay ng Kristiyano. Itaas mo ang iyong kamay and talk to your God. Kausapin mo ang Panginoon sa araw na Nothing in this world can satisfy us. Mawawala lahat ng bagay sa mundong ito. Lilipas ka, lilipas ako. Mamamatay ka at mamamatay ako. Maaari natin iimpukin lahat ng kayamanan sa mundong ito. Pero lilipas ka. Hindi naman natin madadali. Kami ang kabutihan ng Panginoon. It is your kindness,
Panginoon para sa akin. Habang ang awa ng Panginoon na pupuno sa akin. Walang kasiguraduhan ng buhay mo, abata. Walang kasiguraduhan ng buhay ng tao. Sooner or later, you will die. Sooner or later, mawawala tayo sa mundong ibabaw na to. At ano ang pangahawakan natin? Saan ka mapupunta pagkatapos ng buhay mo? Ano mas gugustuhin ko? Ang mabuhay na walang problema sa mundong ibabaw na to at masaya at mayaman? Pero ang kapalit nun ay ang kaluluwa mo sa impyerno. Umagtiis ka pansamantala sa mundong ibabaw na to at umakyat ng langit na wala ng problema at mamuhay ng panghabang buhay sa kalangitan na hindi na makakaranas ng lungkot, ng bighati, ng problema. Sa langit, wala nang kalungkutan eh. Ano bibiliin mo? Ang mamuhay ng pansamantalang masaya at magdusa ng panghabang buhay? O ang magdusa ng pansamantalang mamuhay ng masaya panghabang buhay? Kunting pagtitiis lang yan, kabataan dito sa mundong ibabaw na to. Napaka-kunti lang, dahil saglit lang ang buhay na. Life is too short. Napakarami kong kilala na kabataan. Napakarami kong kilala na katulad ko, kaedad ko, na narito ngayon, pero kinabukasan wala na. Napakarami kong kaluluwang nakitang nasayang dahil napakabilis silang nawala sa mundong ibabaw na. Kaya hanggat maaari, ayokong mawalan ng silbi ang kaluluwa mo. Ayokong matulad ka. Ayokong matawag ka na isa sa mga sayang na kaluluwa na nawala sa mundong ibabaw na to na hindi man lang napangaralan ng Diyos. Hanggang saan mo kayo magsakripisyo para sa Panginoon na mata? Talk to your God. Usapi mong Panginoon mo sa araw na to. Sabihin mo sa kanya. Tingin mo na ng tawad mo at ng kasalanan mo. Kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya na gusto mo siyang makapili. Dahil napramanda ko na parang natin sa buhay na to. Na pagkatapos ng buhay natin na makasama natin ang Panginoon. Thank you.
Dahil lamang ka sa iba. Dahil alam mo ang katotohanan. Alam mo ang tama't mali. Alam mo kung paano mamumuhay ng tao. Mapalad ka. Dahil kung sa araw na ito tinanggap mo na si Kristo sa buhay, at handa ka na magtiis para sa kanya. Mapalad ka dahil may direksyon na ang buhay mo sa araw na ito. Mapalad ka dahil matatawag mo lang sarili mong anak ng Diyos. Mapalad ka dahil meron kang tatay, meron kang ama sa kalangitan na hindi ka mamamayan. Napakapalad mo, mamata. Kaya maging masaya ka. Maging maligaya ka mula sa araw na ito. Rejoice and be glad. For yours is the kingdom of heaven. Nakatalaga ang pangalan mo ngayon sa aklat ng buhay sa kalang. May pwesto, may lugar ka na sa kalang. Yours is the kingdom of heaven. So this very day, thank the Lord. Magpasalamat ka sa Kanya. Sige. Magpasalamat ka sa Kanyang grace, sa Kanyang goodness, sa Kanyang love, sa Kanyang joy sa buhay mo. Thank Him. Sige, thank the Lord. Magpasalamat ka na ngayon sa buhay mo. Thank the Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon. Dahil napakapalad. Isa kang napakapalad na kabataan.
At yun lang ang magagawa mo sa kanya. Pasalamatan siya. Pasalamatan siya para sa lahat ng kanyang kabutihan sa buhay mo. Pasalamatan siya. Sige, take the Lord. Papasalamat kami sa iyo ngayong araw. Dahil you are worthy to be praised. And you are worthy to be thanked. So Lord, thank you for this day. Thank you dahil iniibig mo kami. Thank you dahil kinahabagan mo kami. At thank you dahil mula sa araw na ito, meron na kaming lakas para tanggapin ang anumang problema ang dumating sa amin. Thank you dahil mula sa araw na ito, kami na ngayon ay isang tunay na Kristiyan. At sa iyo lamang na yung pinabalik lahat ng papuri't pasasalamat sa iyong pinakamataas at pinakadakilang pangalan at ang lahat ng anak ng Panginoon ay magsabi na Amen! Amen! So much love in the kingdom.